kailangan upang makahanap ng mga kaligtasan na magtataguyod sa dalalang lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan bakay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo, Ama ng Habag, inahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan mo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo kahit sa mga taong nagdudulog sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay dumaraganap ang isang matinding hamarin na maghiganti at isulong na punuin ang tehtro. Ginagamit ang panawagan magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi nyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuol. Tulungan kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maling na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at nagkapagbigay ng buhay, pinalalakas mo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan mo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Kayo din naman, tulungan mo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karasan at maliit ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, inayo niyo ang sambayanan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Sa Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama namin, mapagmahal, pati nagsalo sa panalang kayo binabang ay dumadalangin sa pagparis namin. Sa iyong anak ay nag-aral ng mabuting balita sa mga dukha. Aminawa ay mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan na ang kanyang pagandang kilig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Bukas po ay ginugutan natin ang ating Pilipinong Santo na si San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasama, mga martir. So may dalawa tayong isa bukas. Isa sa umaga, 8 o'clock ng umaga. Ito ay para sa mga kapatid natin, mga taga sa Maniego. So dito na yung nanais na magdiriwang ng misa. And then, yung ating regular schedule ng misa ng 7 o'clock ng gabi. So pwede po yung pagtanod natin bukas ay magsisimula rin po ng alas 9. Kasi pag-imiss tayo na rin, instead of magtanod tayo ng 7, mag-misa na muna tayo ng 8. Kung may pagkatapos ng misa natin ng 8, tsaka natin i-expose ang Blessed Sacrament. So, 9 o'clock yung simula ng exposition natin para bukas. Bahagi po na ating pagtugon sa pagdiriwang natin ng kapistahan bukas. Yung isa po ay nakuntatan ng survey na naman ito, ng survey. Doon sa inyong kaliwa, yung ikaapat na istasyon, ikaapat na istasyon. Diyan po sa ikaapat na istasyon ay may makita ko kayo na nilagyan ko yan na parang glass paper. Glass paper. Yung isa, yung pagkatapos ng apat na istasyon, yung po may lagayan ng holy water. Yung una, nakalagay, nakita niya po dyan, yung number one, ay puti. Yung pangalawa ay
itim. Yung pangatlo, hindi yung mismo bintana natin. So ito ko lang po ay survey. Yung gusto ninyo na panatili na ganyan lang, hindi yung pangatlo, yung pinakakaliwa. Yung gitna, yung itim, yung kanan, ay yung puti. Anong gusto ninyo, yun naman po ay dyan lang po sa yung first and second na pataas, hindi ko na umaki naman yung taas. So, hindi naman po tayo mawala ng ilaw. No? Kapag tinus natin na puti at saka yung itim, no? Hindi naman mawala ng ilaw kasi may ilaw pa rin naman sa taas, no? Yung liwanag. Ang ano ko lang po dito ay lalo mga kaputi, no? Yung puti naman hindi mawala ng ilaw. No? Kasi hindi mo lang makikita yung labas. Yung itim, medyo dililig. Pero sabi mo, yung liwanag mo sa itaas, ay hindi naman maalis kasi dito lang naman. Kapag yung itim, para ka makasalamin. Kasi nakikita yung reflection mo. So, pero yun po, ay matilig lang yung labas, itingin mo, pero mag-ilaw pa rin sa harapan, sa loob. Kasi nga, yung itaas, hindi naman natin dalagyan. Kung sakali lang ko naman. No? So, kapag kaliwa ay clear. Kapag gitna, itim. Kapag kanan ay puti. Tanong ko lang, anong gusto niyo dyan sa tatlo? Sino may gusto ng kaliwa yung clear? Wala. Sino may gusto ng gitna yung itim? Tanya ba? Hindi mo maaaritigyan? Yan. No, kasi parang managit na ito eh. Yung sa bundana ko, ha? Tanya nyo ba? O hindi nyo makita? Parang pareho lang. Parang yung kaliwa, yung sisig na bintana. Ay, turo mo nga. Hindi nakikita. Kasi parang ganun lang din. Kaliwa, 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 yan, kaliwa, clear. Gitna, yan, kanan, yan, nakita niyo ba? Oh, may ano na ko yan, may wall glass, ang tawagin natin, oh. Oh, nakita niyo na, patay na, oh, alam ang gusto niya sa tatlo. Hindi, sorry lang, oh, sorry lang, wala mo naman tayo kasi divisive pa lang tayo. Gusto ko lang malaman yung inyong pulso, no? Oh. So yung kaliwa, as it is, kung ano yung andyan, yan ang kaliwa. Yan, kaliwa. Yung gitna, turo. Yan. Yung kanan, yun. Itay na. Oh. Sino may gusto ng kaliwa? Oh, isa. Sino may gusto ng gitna? Isa, dalawa, tatlo. Sino may gusto ng kanan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos. Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.